Kamustahin din natin ang mga biyaherong papaalis ng Davao City live mula sa Overland Transport Terminal. Makibalita tayo kay Helen Quiñanola ng GMA Davao. Helen. Mark, mataas pa rin ang pila ng mga pasahero dito sa Davao City Overland Transport Terminal o DCOT. Hindi na bago sa ilang bakasyonistang dumarayo sa Pangasinan ang masikip na trapiko bago sumapit ang bagong taon. Daanan kasi ang ilang pangunahing kalsada doon ng mga papunta sa iba't ibang probinsya sa norte. Ayon sa ilang motorista, kailangang magbaon ng pasensya lalo na pag nasa kahabaan ng MacArthur Highway. Nako, napakasakit ng ulo sa traffic. Nako eh, kailangan lamig ulo lang dahil talagang ang traffic sakit ulo. Dagdag pasanin pa ang ginagawang bahagi ng kalsada. May mga nagmamando namang traffic enforcer para maiwasan ang iba pang abriya sa daan. Nag-uunahan namang makasakay sa terminal ng bus ang mga biyahero sa Lawag City, Ilocos Norte. Madali raw kasing mapuno ang mga bus. Para makaiwas sa karagdagang sakit sa ulo, pinaigting ang pagbabantay sa terminal. Dinagdagan na rin ang mga biyahe ng bus. Sa Batangas Port, mahigit 11,000 pasahero na ang dumagsa. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahan pa ang pagtaas ng bilang ng mga magsisiuwian ngayong araw hanggang bukas. Papunta sa Mindoro at Romblon ang karamihan sa mga bumibiyahe. Naantala naman ang biyahe ng mga pasahero sa Tamban Port sa Tinamba, Camarines Sur nitong Sabado. Pansamantala kasi pinigil ang biyahe dahil sa malakas na hangin at ulan na nagresulta sa paglaki ng mga alon sa dagat. Sa ngayon, normal nang muli ang operasyon ng pantalan. Wala ring nagawang ilang pasahero sa pantalan sa Cebu, kundi mag-antay ng biyahe dahil punuan na sa mga barkong patungong Bohol at Leyte. Para naman hindi na makadagdag pa sa sakit sa ulo at abala sa pagpila sa mga terminal ng bus o barko, paalala ng mga otoridad, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal kabila ang mga patalim, armas o pampasabog pati na mga paputok. Ayon sa pamunuan ng Davao City Overland Transport Terminal, ay may biyahe pa rin ang mga bus pa simula bisperas ng bagong taon at mismong araw ng bagong taon. Pero kakaunti lang umano ang mga bus na nasa terminal dahil hindi naman daw inubliga ang mga bus company na babiyahe sa mismong araw ng bagong taon. Para naman sa mga babiyahe papuntang Luzon, meron mga bus dito na Phil Tranco Company at PP Bus Company. Mark? Maraming salamat, Helen Quiñanola ng GMA Davao.